What's up mga idol? President ng Bay Area Dragons, may offer din para kay Jaime Malonzo. Pero bago mo sana ipagpatuloy ang panonood mo, ay huwag mong kalimutan na mag-subscribe bilang suporta sa aking YouTube channel, maraming salamat idol. Alam naman nating lahat, na maraming kumalat na balita na sinasabing nakatanggap ng offer si Scottie Thompson mula sa Bay Area, ang sinasabing dahilan kung bakit gusto siyang kunin, ay para mas lalo pa daw palakasin ang lineup nila. Pero ayon naman sa mga source, tumanggi nga daw si Thompson sa offer ng Bay Area. Kahit doble pa daw ang sahod na ibibigay sa kanya, gusto nga daw ni Thompson na manatili na lang sa Ginebra, at hindi na talaga siya aalis dito. Pero maliban kay Scottie Thompson, may mga balita din na nagsasabi, na pati daw si Jaime Malonzo ay gustong kunin ng Bay Area. Alam daw kasi ng Bay Area, na grabe ang future ng player na ito. Nakita daw nilang maglaro si Malonzo noong finals, at naniniwala sila na mas malaki pa ang improvement na makukuha nito kapag tumagal. Magaling naman na daw si Malonzo, pero sigurado silang mas gagaling pa daw ito. Isa nga daw si Jaime Malonzo sa talagang nagpahirap sa Bay Area, dahil kahit malaki siya ay sobrang bilis at sobrang liksi talaga niyang kumilos, napakataas pa niyang tumalon kaya sobrang nakakabilib daw talaga. Hindi na nga problema ni Malonzo ang coach na hahawak sa kanya, dahil legendary naman ang coach ng Bay Area, mas mabibigyan pa daw siya ni Brian Gerja ng minuto, at siguradong mas tataas ang kumpiyansa nito sa Bay Area. Ito pa ang mabigat sa balitang ito, sinabi kasi ng source na gagawin daw triple ng Bay Area President ang offer nila kay Jaime Malonzo, kung magkano ang sweldo nito sa Ginebra, gagawin nga daw nila itong triple. Sobrang nakakagulat talaga ito, at hindi magiging madaling desisyon ang gagawin ni Jaime Malonzo, lalo pat sobrang laking kontrata at pera na ang pinag-uusapan, posibleng magdalawang isip talaga si Malonzo dito. Pero sa tingin ko naman, hindi naman si Malonzo yung tipo ng player na pera lang ang habol. Kung napanood nyo ang interview niya pagkatapos ng finals, sobrang saya daw siya sa Ginebra dahil special ang mga kasama niya dito. Kaya naman kahit napakalaki ang kontrata na inoffer sa kanya, hindi na ako magtataka kung tatanggihan lang din niya ito, tulad ng pagtanggi ni Scottie Thompson sa dobling sahod na offer ng Bay Area. Kaya naman kung ikaw ang tatanungin idol, ano ang masasabi mo sa offer ng Bay Area kay Jaime Malonzo? I-comment mo naman ang sagot mo sa tanong na ito. So dito na nagtatapos ang video na ito. Maraming salamat sa pagsuporta at panonood mga idol. Ingat at bye-bye!